sa magandang umaga sa inyong lahat. Sunday ngayon. Sa atin Sunday, may pahinga tayo pero dito wala tayong pahinga. Guys, magre-react lang tayo doon sa video ni ating. So, ate, pag makita mo yung video ko, sana ma-realize mo kung anong hirap sa mga OFW. Kasi mayroong kababayan natin na umuwi doon sa Pinas, then pinasalubungan siya. At siguro hindi niya ako binalikan na mag-subscribe sa channel ko kasi nag-comment ako doon sa kanya. Sinabi ko sa kanya na totoo yan, mura lang yan dito, pero pagdating diyan sa Pinas, ang mahal-mahal yan. Binigyan po siya ng pasalubong ng siguro kapitbahay niya, at gigil na gigil siya sa mga pasalubong kasi sabi niya yung mga sabon daw mabaho, saka sabon daw yun ng aso. Alam mo ba yung sabon yan dito, yung Dove o yung Lux, mahal yan dito, te. Mahal yan. Yung isang piraso mga pag sa tingi-tingi dyan dito sa mga ano lang, sa mga tindahan lang. Ang isang piraso niyan, 7 real. So, magkano naman yung 7 real dito sa Pilipinas? Yung isang box na yan, mahal yan dito, yung Lux, mahal yan. Siguro sa, yung sa isang, ba, sa isang pakit, sa isang set, 6 na piraso ata yan. 10 real. Mahal yan yung Lux na yan. Yung mga sabon na Lux. Mahal yan dito. 10 real. Oo nga, 10 real dito. Pero pagdating dyan sa Pilipinas, magkano naman 10 real? Andyan din yan sa mga 200 kapin. Ano? Siguro andyan din. Saan yung ano? Mahal yan dito. Grabe. Akalain mo ba, ano? Mura yan. Mahal yan. Saka yung dito, ang sahod namin, maliliit lang din. Saka wag mong masyadong laitin kung bibigyan tayo ng pasalubong kung anong ibibigay sa atin. Bigyan natin ng halaga. Kasi ako nga dito, pag binibigyan ako ng amo ko, kahit hindi gold, binibigyan ako ng yung dito, yung kwintas, hindi gold, pero nagpapasalamat pa rin ako kasi mahal yan yung yan dito, mahal yan. Pagdating yan dito dun sa Pinas, mahal yan. Saka pasalamat tayo pag mayroong nagbibigay sa atin. Then ako dito, pag binibigyan ako ng yung mga, halimbawa yung napkin, yung isang box ng napkin malaki, pasalamat na rin ako yan kasi ang isang box, 10 real. So ang pagdating dyan sa Pilipinas, mahal yan, mahal. Huwag nating malait, yung huwag nating anuhin nga. Kung mayroong magbibigay sa atin, magpasalamat tayo. Marunong tayo magpasalamat kasi kayong dyan sa Pilipinas, biruin mo, sasabihin mo na nagbibigay pa, ang baho-baho naman, sabon dito, parang sabon lang ng aso. Kasi marami yun, di ba? Dapat magpasalamat ka na, may sabon ka na. Yung ano na yan, yung Lux na yan, mahal dyan sa Pilipinas, diya. Siyon dyan sa mga 30 ang isang piraso. Mahal din yan. Yung ano, ang mura lang dito, ang mura, ang sabon yung ginagamit ko dito, murahin eh. Yung sabon na Gabe, mura yan dito. 6 real, 6 na piraso. Yan ang pinakamurang sabon dito, yung Gabe. Yun ang ginagamit namin dito. Kasi ang Lux, mahal ang Lux. 10 real ang isang box. So, 10 real. Tapos ilan kaming gumagamit ng sabon. Siyempre, ang binibili ng amo ko, yung Gabe. Mura lang yung Gabe. 6 real, 6 na piraso. Yun ang binibili. Kaya wag nating malait. Huwag tayong magagalit. Huwag tayong masyadong ano. Kasi hindi nyo alam kung anong hirap ang mga OFW dito. Hindi nyo alam kung anong kinakain ng mga OFW dito. Buti nga dyan sa Pinas kasi makapagbili tayo kung anong gusto natin. Bibili tayo sa labas, makabili tayo. Pero dito, ang hirap-hirap namin. Ang dami pa namin trabaho. Kaya huwag nyong malait, huwag nyong masyadong minamaliit yung mga nagtatrabaho dito sa OFW, ibang bansa. Then, pag may pasalubong, linalait nyo pa masyado.
Pasalamat ka nga, ang dami-daming binigay sa'yo, ang dami-daming binigay ng sabon. Kung sa akin yun, ang saya-saya ko, di ba? Kasi may sabon tayo nga galing ng ibang bansa. Kahit na sasabihin nating murahin yan. Iba, bakit ba sa Pilipinas, kahit may murahin sabon, kung wala tayong pera, di ba? Ang hirap maghanap ng pera dyan, di ba? Maraming umuwi ng Pinas, umaangal, sinasabi nila, Diyos ko, yung mga ano dito, ang mga bilihin dito, gold. Ang daming umuwi dyan, umaangal sa mga bilihin kasi mura nga ang sahod, mahal naman ang bilihin. Tapos pag may pasalubong pa, aangal-angal tayo. Huwag na kayong umangal dyan, bakit ba? Pag may nag-a-abroad dito, pag nag-a-apply dyan sa Pinas, tinutulungan nyo ba? May pabaon ba? Wala naman kayong pabaon, di ba? Wala din kayong pabaon yung nag-abroad. Yung nagbigay sa'yo, bakit may pag-alis? May binigay ka ba? Oh, yun nga tanong. Buti nga binigyan ka pa. Ako nga dati nag-abroad ako eh. Kasi yung hindi ako nag-stay sa Ukudu Mission kasi parang nahirapan ako. Kasi nga yung pagkain doon, yung kanin hindi ko gusto. Parang sobrang lata. Kaya hindi ako nag-stay sa Ukudu Mission. May pira akong 1,000. Yun ang ginastos ko sa isang buwan. Tapos nakapos pa ako. Kahit saan-saan ako nanghihiram ng pera, halos hindi walang magpapahiram sa akin. Pag sinasabi ko manghiram ako ng pera kasi wala akong bag nga malalagyan ng mga damit ko kasi yung bag ko sira. Wala talaga akong kapira-pira. Wala talaga akong nahihiraman. Hindi lang yung anak kong nagtatrabaho, ang liit-liit pa nagtatrabaho siya, puti na lang may 400, yun ang binigay sa akin, na ibibili sana niya ng damit. Binigay sa akin kasi wala na akong pambili ng bigas pag stay sa Manila. Then na yung cellphone ko, binili ko ng 1.5, bininta ko na lang ng 500 kasi wala na talaga akong pera. Biruin mo, pag ikaw umalis, walang magpapahiram. Pag ikaw umuwi, maraming pumupunta sa'yo. Yun ang masakit sa ating mga OFW. Habang nag-a-apply pa tayo, walang tao nagpapahiram sa atin. Habang naglalakad pa tayo ng mga requirements natin, walang taong nabibigay, o ito gastusin mo to, walang taong nabibigay sa'yo. Kaya ako hirap na hirap ako noon yung naubos yung pera kong budget ko nga 10,000 kasi nga nakikituloy lang din ako sa bahay ng kaibigan ko. Yung naubos na yung 10,000 ko, parang kahit saan-saan ako nanghihiram pero wala pa rin akong mahihiraman. Kaya sobrang lungkot mo talaga. Din pag-uwi mo naman, maraming pong ano sa'yo. Pag dito ka na, maraming nagchat-chat sa'yo, manghiram sa'yo ng pera, ganun. Then pag ikaw nang hiram, walang magpapahiram sa'yo. Then pag umuwi ka sa Pilipinas, may pasalubong ka pa sa mga kapitbahay mo, lalaitin ka. Isipin nyo naman ate, isipin nyo din kung anong hirap mo dito, anong hirap namin dito. Pag may nagpapasalubong sa'yo, magpasalamat kayo, marunong kayo magpasalamat. Kasi biruin mo sa dami-daming sabon na yan na binigay sa'yo, buti nga binigyan ka pa ng sabon. Ang mahal kaya yung Lux, mahal kaya yung Dab. Mahal yan dito. Yung Dab na yan, nakabili ako na isang piraso, 7 real. So magkano naman dyan sa Pilipinas? Mahal ang isa. Eh huwag mong masyadong malait, huwag kang masyadong maliit sa mga OFW. Inis ako sa video na kahit nag-comment ako, nag-subscribe pa rin ako, pero hindi ako binalikan kasi sinabi ko, ate, mura yan dito pero mahal yan dyan sa Pilipinas. Kasi hindi niya nakita yung mga video ko kasi siguro nakita yung mga video ko mga dito eh. Nakaganito ako. Kaya naisip niya siguro nga ang hirap ang buhay dito. Tapos gaganyan-ganyan lang pag may pasalubong, ang dami mo pang satsat. Kung ayaw mo, ibigay, isuli mo para ibigay sa iba. Bakit mo tinanggap? Ayaw mo pala eh. Ba't mo tinanggap? Yun lang ang ko sa'yo. Sana marunong kang mag-ano sa kapwa mo. Marunong kang pagbinigyan ka. Kung ayaw mo, balik mo.